yan, si Nala. Come on, Nala. Dito tayo. Mag-ani tayo ng kamyas. Come on, Cherilyn. Umpisa natin dun sa mga magugulang na. Yung mga maliliit, wag lang natin isama. Okay. So, katulad nito, oh, ang laki. So, gagawa tayo ng binurong kamyas. Sige, samahan mo akong mag-ani. Yung mga matatanda ang kukunin natin. Yung mga young, wag lang natin muna silang anihin. Look. Oh, ang taba. At ang laki. So, this one. So, ani lang tayo. Ayan, ipamimigay rin lang naman natin to. Buburuhin natin yung kamyas. Wow. Hello. Napakasipag mamunga. Look guys, oh, ang taba. Ang haba. Before, pag nag-ani kami ni Yaya, kinukuha namin lahat, even yung mga bata, no? Kasi wala kaming pakialam. Pero ngayon, natuto kaming magburo ng kamyas. Ang laki ng pakinabang. Kahit abutin siya ng ilang buwan sa ref, hindi siya nasisira. Ang dami na namin na ani. So, dagdagan pa natin yan. Pamimigay natin itong mga ibuburo natin. Binurong kamyas. At napakadali lang magburo ng kamyas. Expert na si Cherilyn sa pagburo. Meron ka pang nakastack, ano? Mm. So, meron. Ayun, ang laki, oh. Nakakaaliw lang mag-ani. Nakakaaliw mag-ani. Meron pa, ito pa. Oh, kunin natin yung mga... Ayun, para yung mga... bago na lang itong mga yang na lang ang hihintay nating mag ano magtanda. Ano ba 'yon? Lumaki. Ito ay may naani ako maliit. Wow, ang dami. Meron pa ba? Silip pa. Baka meron pa sa ilalim. Minsan mga nasa ilalim sila. Ayun, ang dami diyan, Yaya. Ito oh, ang dami oh. Ang dami pa sa ilalim. Kasi pag hindi naman ito naani, mangyayari sa kanya, mabubulok siya. Maglalaglagan. Sayang. Kaya unahin natin kunin yung mga malalaki. Ayan, oh, tingnan mo ito. Ang laki-laki. Okay. So, that's enough. So, last na to. Okay. Nala, alis ka dyan. Kaya hindi ko mataniman ito eh. Ginagawang laruan, playground ni Nala eh. Come on, Nala. Gawa na tayo ng... binurong kamyas. Ay, mabigat siya. Okay. So, pasok na tayo. Yan. So, sa susunod naman, itong area na to ang tatrabahuin namin. Uy, anong gagawin mo dyan? Diyan ka pa talaga sa gitna, ha? Nala, ha? Okay, let's go. Magburo na tayo ng kamyas. And isang napaka, ano, laking tray ang aming ibuburo. First, hugasan natin, tapos tanggalin natin yung kanyang parang pinaka, yung crown. So, tanggalin natin siya. Hugas and linis na rin. Almost nangalahati na si Yaya. Kunti na lang. Look at that naman. Oh, laki. Ang lalaki ng mga bunga. So, pag hindi pa namin to inani, magbubulok na siya. Kaya, yan. So, look at this one. Wala naman kami pinuhang yang
So, all mga, ano na siya, matured, matured kamyas na ang kinuha namin. Okay, and what's next? So, hugasan lang namin uli ang dalawang beses. And then, umpisa na natin siyang ituro. Watch! Kahit ang dalawang beses lang natin. Hugasan. Malinis naman siya. So fresh. Isang silanggana. Okay. Green mo na. Show us kung paano magburo. So, siya ang, ano, actually, hindi pa ako nakakagawa niya. Kanyang forte yan. Kaya, galingan mo siya rin. So, long version mo na to. Kasi kasama niya yung mag-ani. Nani-nani siya from our backyard Camillas tree. And then, ito nilinis namin. Okay. Let's see now. So, okay, buhos mo siya dito. Buhos mo muna. Buhos mo na lang siya. Ayan, para mas mabilis. Okay, mabilis pa ako. Okay, it's done. So, drain lang natin siya thoroughly. Kailangan wala siyang water. So, iwan muna natin siya dyan ng saglit. Ang madrain siya ng mabuti. Sabi niya, tutusukan mo na daw ng tinidor para yun daw salt papasok doon sa loob mismo ng kamyas. Okay? Sige. So, malaking trabaho pala yan. Sige, tuloy-tuloy mo ng first step. Nag-ani tayo ng kamyas. And then, second, tinanggal natin yung kanyang ends. Both ends. Kinat natin siya. And we wash. This time, drain siya. Na-drain siya after washing. So, and ito binubutas-butasan sa ni Yaya ng using tinidor. Okay, tapusin mo muna yan. So, ganyan lang magburo ng kamyas. Simple way ng pagbuburo. May mga iba't ibang klase naman din na pagbuburo ng kamyas. Pero ito ang pinaka-simplest way. And proven na namin yan kasi halos every now and then nagbuburo kami ng kamyas. Hindi namin pinababayaang go to waste ang kamyas sa likod ng bahay. It's almost done. Konti na lang. Hindi pa na bubutas-butasan. Ano tawag na ang Yaya na pinapipisak-pisak ng tinidor. Ayan. So, hindi naman siya totally talaga parang ano, butas-butas lang siya. Ano? Parang i-insert-insert lang yung ano tinidor. Ayan. Konti na lang. Look guys. So, ayan. Look. So, ganyan ang itsura niya pag natapos siyang tusok-tusuki ng tinidor. Okay. So, and what's next? Hihilamusa na siya ni Yaya ng asin. Okay. And this is now the asin, rock salt. Supposedly, dapat ipapagamit ko yung aking Himalayan salt. Kaya lang, sabi ko, mahal ang Himalayan salt. So, ito dapat papagamit ko. Anyway, pwede rin naman. Kaya lang, mas ano practical kung ang gagamitin natin is rock salt. Kaya, rock salt ang ating ipanghihilamos dyan sa kamyas. So, all together na. Lahat na isalin sa
basin. Langgana. Okay, so let's finish this up. So from farm to bottle. So yan, ang daming asin lalagay ni Yaya. Ganyan lang guys. Hihilamusan nyo lang yan ang asin. So that's how we do our burro. Isa-isahin yan talaga na kailangan mapasok sa asin. Kaya po may tusok-tusok. Yan si Cherry Min yung master of making burro. We tried yung before, no? Pakulo pa tayo ng water, nilagyan ng asin ng water. So, medyo matrabaho yung ganun. Pero pwede rin naman. Kaya lang, mas preferred namin itong klaseng buro na to kasi napaka-simple. Ang gagawin mo lang is butbura ng asin ang kamyas. Nag-ano ba tayo sa kasi? Nagtutubig siya. Nagtutubig na yan. Depende sa inyo kung gusto nyo paunti-unti gawin. Itong ganitong karami, gawin kalahati or 1/4 ang ilamas sa asin. Okay lang naman. Pero ang gusto ni Cherry Lynn is one time big time. So as long as lahat ng kamyas mahilamusan ng asin. Okay, salin mo kaya dito yan. Tapos budburan mo pa ng konting asin. And then later, lalagay na natin siya sa container. Kaya muna natin siya dyan for about mga 10 minutes. Saka na natin siya isalin sa container. Okay. Salin na natin sa container. So gagawa muna kaming tatlong container lang muna. So para sa ipaminigay. Okay, so transfer na natin siya. Plastic container. Yan, dito. Yan, na-transfer na namin yung iba dito sa container, plastic container. Pasabawan na lang panapang. Okay, so next. Magtutubig na yan. So, wala tayong idadagdag na kahit na anong
a liquid. Kasi yan mismo, yan mismong container na to, mapapansin nyo yan for about mga siguro 2 days, mag-water na siya, magkakaroon na siya ng tubig. Dami rin laman ang isang container, plastic container. Malaki kasing size niyan eh. Done. So we made 4 containers. 4 plastic containers for our kamias na buro. Okay, that's all guys. Thanks for watching my simple vlog. And this is how we make our burong kamias. Bye! Thanks for watching.